So, continue po natin yung problem natin sa integral of calculus inverse of function. So, the problem number 21, no? Problem number 21, x squared, the integral of dx, x squared minus 4x plus 7. So, kung ganyan pa yung equation natin, pwede po natin i-isolate yan. Ang ibig ko sabihin, pwede po natin kunin yung difference nung ano natin, yung difference nung, ano bang pwedeng maganda dito na difference, yung pwede natin i-isolate by dx, no? Dx, x called. So, negative 4x. Ito, yung 7, pwede natin gawin, kailangan kapag sinamap natin ito is ganito pa rin yung lalabas. Pero, pwede tayong mag-ano dito, ang tawag dito, completing the square. So, ano ba yung completing the square? So, basic algebra yun na kung saan, kapag hindi po siya available sa quadratic or any factoring of algebra, yun po yung ginagamit natin, which is yung completing the square. Although marami pang method na pwede masolve yan. So, yun ang gagamitin natin kasi yun yung may click. Kasi ayoko ng mahabang solusyon. So, yan. Kapag ginawa natin completing the square yan, ang kailangan lang natin gawin sa pag-solve ng completing the square is dinidivide natin yung sa gitna ng 2. For example, ito. Ididivide natin yung 4 ng 2. So, 4 divide 2, that is what? That is 2. Then, square root mo yung 2. Then, magiging 4 yun. So, kapag magiging 4 yun, gagawin mo lang sa positive plus 7 to negative 4. Yan. So, pero wala naman yan. Kasi tingnan mo, pag sinamap mo yung 4 at negative 4, di ba 0 yan? So, kung equivalent yan ng 0, ano yung natira? Yung 7 na lang. So, babalik lang dito. So, ganito yung completing the square. Ha? X squared minus 4x plus, plus 7 is equal to 0. So, ang pag-solve ng completing the square, i-divide mo lang ito ng 2. So, that is x squared plus, negative pala. Negative 4x. 4 divide 2, that is 2. Diba? Ngayon, kapag in-square mo yung 2, magiging, ito, itatranspose muna ito, dito sa kabila, magiging negative 7 yan. So, ito, ito yung natira. Then, 4 divide 2, that is 2. Then, square mo yung 2, magiging positive 4. Ngayon, kung positive 4 yun, dagdag ka rin sa kabila ng positive 4. Ganyan po yun. So, ang gawin mo lang dyan, magiging x squared minus 4x, no? Plus 4 is equivalent. Negative 7 to positive 2. Positive is negative 3. Tama ba? 4. Negative 3. So, ngayon, ganun yun siya. So, pero, hindi mo naman kailangan gawin yun. So, hindi ka abot sa ganitong completing the square. Ang ano lang dito, i-completing the square mo lang yung sa baba, pero hindi mo siya i-totally i-continue sa completing the square. Kasi kapag kinontinue mo sa completing the square yun, is makukuha mo yung value ng x sub 1 pati x sub 2, which is hindi mo naman kailangan yung x na yun. Ang gagawin mo lang dito is, mag-isolate ka lang ng equation. So, yan. So, yan, pwede natin gawin itong, ito, makinigmabuti ito, 7 minus 4, pwede natin gawin ito. Katulad nung kanina, di ba, x squared, minus 4x plus 4. Diba? Ito kanina. Yung sa kabila, sa equal. 7 minus 4, that is negative 3. Tama? So, ito, pwede mo itong gawin. Kasi perfect square of trinomial. Pwede mo gawin yung square of binomial. So, that is integral of dx all over what? All over x minus 2 quantity plus 3. So, pwede natin identify yung letter A dyan. Kasi alam natin ang letter A, that is 3. Then, ang U natin dito is yung ito, yung x minus 2. So, sir, bakit ganyan? Di ba u is called yan? So, oo naman, pareho lang naman yan. So, kasi, ito kasi u is called. Pero, matatanggal yung quantity pag in-square root mo yung u is called, di ba? Kaya, ito na lang yung matira. So, ngayon, continue natin. Inverse of tan yan, di ba? So, ano yung formula ng inverse of tan? Wait lang, tingnan natin ito. So, pwede pa lang natin i-differentiate nito, no? Kasi dalawa. So, that is du. Du all over dx. Yan, kailangan wala namang bubago dyan. So, yan, balikan natin ang formula ng inverse of tan, that is 1 all over A, tan of 1, U all over A plus C. So, 1 all over A, ano yung A natin? Ito, yung square root ng 3. Di ba, ganito yan. Ilagay ko na lang dito. Dito na lang. U is equal, is equivalent of ito mismo, yung x minus 2 quantity. Then, A is equal, nakikita ba? Sorry, hindi nakikita. S squared is equivalent of number na ito, 3. Ngayon, pag kinuha natin yung u nito, square root lang natin yan both side, no? So, ito yung lalabas.
Kaya sinukat ko lang dito. Ngayon, pag i-square root natin ito, ganito yung mangyari. Square root of 3. So, that is, ang formula ng inverse of tan is 1 all over A. Yung A po natin is square root of 3. Inverse of tan, U, ang U natin dito is X minus 2 all over A na square root of 3 plus C. Diba? So, ito na yung sagot. Yan na po yung sagot sa problem number 21, no? And then, proceed po tayo sa problem number 22. So, problem number 22, that is integral of x dx. So, katulad nung kanina, masyadong malaki ito. Pwede natin gawin square of binomial, ganito. Pwede natin gawin ito is equal, ano bang pinagmulan ito? Then, ito 2x. So, magiging ano na lang yan. Magiging, ano ba tawag dito? Iyan muna natin, i-completing the square muna natin kasi masyadong malaki yung degree. Mahirap i-isolate. So, completing the square muna. X to the 4, ito, plus 2x cubed, no? So, divide lang natin yung 2 sa 2, di ba? 1 yan. So, square root mo yung 1, 1 pa rin. So, positive 1, plus 2, 2 negative 1. Ganyan lang pa yan, pag-isolate. Para, kasi parang wala lang, ang completing score kasi parang imaginary lang, mawawala din yan. Kasi pag sinamak mo, wala, 0 yan. So, ngayon, pwede natin gawin square of binomial, x to the dx, ito. Ito, pwede natin ito convert. So, that is, pwede natin sabihin na x squared plus 12 squared. So, ano nga to? Ito, 2 pala ito. 2. 1 pala. Ngayon, pag sinimplify mo yan, babalik ka dito. So, ngayon, ang gagawin na lang natin dyan is plus 1. So, yan, pwede natin gamitin ng u squared is equivalent of x squared plus 1. Kasi yan yung pinakamalaking expression. Then, a squared is equivalent of 1. Then, ang magiging u mo, kapag in-square root mo yung both side, matatanggal ito. Diba? Kaya magiging x squared plus 1. Then, ang magiging a mo is positive 1. Ngayon, dahil more than 2 degree ito, pwede natin i-differentiate at du. No? So, du, 2x dx. So, ngayon, pwede natin divide both side para makuha natin yung in terms of dx. So, du all over 2x is equivalent of dx. So, pwede na. Gagawin na lang natin dito is integrate na lang natin yung problem. Balikan natin yung problem. Integral of x, no? Integral ng x multiply kay dx. Ang dx mo is ito. Du all over 2x. All over what? All over ito. Ano ba ito? Sorry. Dito pala. Ano ito? Yan yung, ano ba? U squared. Plus 1. Ang 1 mo is a squared. So, matatanggal yung x pati x. So, ang natira dito is 1 all over 2. Pwede mo i-multiply dito by properties of integral 1 half du all over u squared plus a squared. Eh, ito kasi, yan yung formula sa inverse of tan. No? So, 1 all over 2 multiply by 1 all over a inverse of tan u all over a plus c. Tama ba? So, 1 all over 2. Ano yung 1? Ano yung letter a natin? 1. Tan of u, ano yung u natin? Ang u natin dito is x squared. All over 1. Kasi all over a yan. Plus c. So, pwede natin dito na lang. Na. So, 1 half. 1 divide 1. 1. 1 times 1 half. That is 1 half. Inverse ng tan. X squared plus 1. Divide mo sa 1. That is x squared plus 1. Plus c. So, yan. Ito na. Yan yung magiging sagot. Yan yung sagot sa problem natin sa number 22. 1 half inverse of tan x squared plus 1 plus c. So, proceed na po tayo sa problem number 23 and problem number 24. So, kung may mga katanungan kayo, clarification just in case na hindi naintindihan, so, just comment the comment section, no? Sasagutin po natin. And thank you po and God bless.